Magandang araw sa inyo mga agulay. Ngayon naman po ay magtatanim tayo ng lettuce sa bote ng soft drinks. Ituturo ko po sa inyo kung paano ito alagaan at kung paano rin natin masusolusyunan ang mga problema na pwede nating makaharap sa pagtatanim ng lettuce. Simulan po natin sa pagpupunla. Ito po ang gagamitin ko sa pagpupunla mga agulay. Lagyan lang po natin ito ng mga butas sa ilalim. Dalawang klase ng lettuce ang itatanim natin. Ito ay ang green altima at red batavia ng ramgo seeds. Maglagay lang po tayo ng buto na sapat lang para sa ating itatanim. After po natin ilagay ang mga buto, ay tabunan po natin ito ng manipis na layer ng lupa para po mabilis na makalabas ang mga punla natin. Gagamit po ako ng spray bottle dito mga agulay para maiwasan ang paglubog ng mga buto. Kung wala naman po kayong spray bottle, ay pwede nyo po itong diligan mula sa ilalim. Kumuha lang po kayo ng isang lalagyan na may lamang tubig at ibabad ito hanggang sa mabasa ang ibabaw na lupa. Ilagay po muna ito sa shaded area habang hinihintay natin na mag-germinate ang mga buto. After 2 to 3 days ay ganito na po ang magiging itsura ng ating pinunla. Para po maiwasan natin ang pagiging leggy, ay ilagay agad ito sa lugar na direktang masisikatan ng araw. Morning sun lang po mga agulay, between 6 to 10 AM. At syempre, huwag pong kakalimutan diligan bago ito ibilad sa arawan. Hihintayin lang po natin na maging kasinlaki ng butil ng munggo ang mga dahon. Saka po tayo maglilipat tanim. Dito ko po itatanim ang lettuce mga agulay. Ito po yung self-watering container. Pero sa pagkakataon pong ito ay hindi ko gagamitin yung ilalim na parte dahil baka po bumigay itong alambre na pinagsasabitan ko sa dami po nito. Ang gamit ko naman pong lupa dito ay sariling soil mix ko mga agulay. Kung interesado po kayo malaman kung paano gumawa nito ay mapapanood nyo po dito sa aking channel kung paano gumawa ng epektibong garden soil. Kapag ganito na po kalaki ang mga unang dahon ay pwede na po natin itong ilipat sa ating container. Pwede rin po natin itong hintayin magkaroon ng dalawang tunay na dahon saka po tayo maglipat tanim. Katulad po sa ginawa natin pagtatanim ng pechay at mustasa. Gumamit tayo mga agulay ng stick o kaya ay matulis na bagay sa paraang ito ay mamiminimize natin na masira o maputulang mga ugat. Sa dahon po natin ito laging hawakan kapag maglilipat tanim tayo mga agulay, huwag po sa stem. Mag-ingat lang po tayo sa paglilipat tanim. Siguraduhin po natin na di mapuputol ang mga ugat nito. Kapag naputol po kasi ang mga ugat, ay maaari na itong maging dahilan ng mabagal na paglaki o pagkabansot. Sa tuwing maglilipat tanim po tayo, dapat ay laging hapon para po maiwasan ang transplant shock sa ating mga bagong lipat na punla. Sa pagpapaaraw naman po nito ay morning sun lang din po mga agulay habang hinihintay natin na magkaroon ito ng tunay na dahon. Kapag nagkaroon na po ito ng tunay na dahon o true leaves, saka po tayo magdadagdag ng oras na maaarawan ito. 30 minutes ang idadagdag natin mga agulay every 2 days hanggang sa makakuha ng 5 hanggang 6 na oras na direktang sikat ng araw ang tanim nating lettuce. Ang tawag po dyan mga agulay ay hardening. Sa paraang pong yan ay daan-daan natin mapapatibay sa init ang tanim nating lettuce. Sa unang dalawang linggo ay sadya po talaga mabagal pa ang paglaki ng mga ito dahil kakaunti pa ang maugat at dahon. Sa ikatlong linggo ay dyan na po natin mapapansin ang mabilis na paglaki ng tanim natin. Kaya konting tiyaga lang po at huwag po tayong mainip mga agulay. Kapag meron na po itong 3 hanggang 4 na dahon ay pwede na po tayong magbigay ng mga fertilizer na makakatulong sa maganda at mabilis na paglaki ng mga ito. Unahin na po natin itong fish amino acid. Ito po ay gawa sa binurong hasang at bitukan ng isda. Nitrogen rich fertilizer po ang magandang ibigay sa mga leafy vegetable tulad ng lettuce, pechay, mustasa at marami pang iba. Dahil ang nitrogen po ang tumutulong sa mabilis na paglaki o paglapad ng mga dahon. Idilig lang po natin ito 2 beses sa 1 linggo. Kung wala naman po kayong fish amino acid ay pwede nyo po gamitin ang pinagwasan ng isda, hugas pigas o kaya naman po ay fermented plant juice. Ang sunod naman po nating ibibigay ay ang composti. Sa paggawa po na itong composti ay gumawa lang po tayo ng isang lalagyan na may lamang tubig at lagyan ito ng 2 dakot na compost. Itong composti naman mga agulay ay malaki ang maitutulong nito sa ating tanim
dahil ito ay may macro at micronutrients na kailangan ng bawat halaman para sa kanilang overall growth. Kakailanganin po natin magbigay nito dahil sa maliit lang po ang container natin. Sa parang itong mga gulay ay makakasiguro tayo na magiging mataba ang mga tanim nating lettuce. Kung nasa malaking container naman po ang tanim nyo, kahit fish amino acid na lang po ang ibigay nyo. Kung wala naman po kayong compost, pwede po kayo gumamit ng vermicast at gawing vermity. Sa pagbibigay naman po nito mga agulay ay isang beses lang sa isang linggo. Kapag ganito na po kalaki ang tanim natin lettuce mga agulay, ay malakas na po ito sa tubig, lalo na kapag sobra ang init ng panahon. Kaya dapat po ay masiguro natin na mababasa natin ang buong lupa. Huwag po natin kakalimutan diligan ito araw-araw. Sa pagdidilig mga agulay, ay pwede po dito sa ibabaw. Ang problema lang po ay kailangan ko pa itong balikan para mabasa ko ang buong lupa. Medyo matatagalan po ako sa pagdidilig sa dami po nito. Kaya ang ginagawa ko po mga agulay ay ganito. Gamit ang lumang pichel o kaya ay tabo, ay dito po ako sa ilalim nagdidilig. Dahil sa marami itong butas, ay madali naman po makakapasok ang tubig at mabasa ang buong lupa. Sa paraang itong mga agulay ay nababawasan ang oras ko na nilalaan sa pagdidilig. Pag-usapan naman po natin ang maaring natin maging problema sa pagtatanim ng lettuce. Una na po dito ang sobrang init ng sikat ng araw. Kung mapapansin nyo mga agulay, yung daon ng aking tanim na lettuce ay nalalanta. Kadidilig ko lang po niyang kaninang umaga. Ang dahilan po niyan ay ang sobrang init ng sikat ng araw. Di po kayang suportahan ng maugat ang mga nawawalang moisture sa daon ng tanim natin dahil sa tindi ng init. Ito po ang pinakaproblema sa pagtatanim ng lettuce kapag masyado pong mainit ang panahon. Ang lettuce po kasi mga agulay ay hindi ito tulad ng mga pechay at mustasa na pwede mababad sa matinding sikat ng araw. Dahil sa medyo manipis lang po kasi ang mga daon nito, hindi tulad sa pechay at mustasa. Pero huwag kayong mag-alala mga agulay, may tuturo akong solusyon kapag naging ganito ang problema nyo sa mga tanim nyong lettuce. Ang solusyon ko dito mga agulay ay ang paglalagay ng manipis na tela, katulad po nito. Paraang ito mga agulay ay mababawasan ang direktang sikat ng araw sa mga dahon ng tanim nating lettuce. Pwede rin po tayo gumamit ng shade net mga agulay. Yan po ang laging ginagamit ng mga nagtatanim ng lettuce gamit ang hydroponics. Kung meron po kayong budget ay makakabili kayo nito sa Shopee or Lazada. Kung wala naman po kayong manipis na tela or shade net ay ilagay nyo po muna ito sa malilim na lugar para makarecover ang mga nalantang dahon. After po natin malagyan ito ng manipis na tela, ay babasain lang po natin itong mga dahon. Sa paraang itong mga agulay ay matutulungan natin na mapabilis ang pag-recover ng mga nalantang dahon. Sa loob lamang ng ilang minuto ay ganito na po ang magiging itsura ng tanim natin. Nakarecover na po itong mga dahon ng tanim nating lettuce sa pagkalanta. Ang pangalawa naman pong problema na pwede natin makaharap sa pagtatanim ng lettuce ay ang mga peste. Tulad po nitong mapaminsalang mga cabbage worm. Kung mapapansin nyo mga agulay ay nasa iisang dahon pa lang ito. Pero kung ito po ay hindi ko nakita ay maaari nitong sirain ang tanim kong lettuce sa loob lamang ng 3 araw. Mabilis pong lumaki ang mga yan at kumalat. Kaya kapag sa tuwing magdidilig po tayo ay sabayan na rin po natin ang pag-check sa ilalim ng mga dahon. Kung may mga peste bang napunta sa ating mga tanim. Sa paraang ito mga agulay ay maaagapan natin ang pagkalat ng mga ito. Kapag ganito pong kakaunti pa lang ay pwede natin itong alisin o gupitin yung daon na apektado ng mga peste. Pero kapag masyado na po itong marami o kaya ay kumalat na, gumamit lang po kayo ng dishwashing solution. Sa paggawa po nito ay napakadali lang. Sa 1 litrong tubig ay maglagay lang po tayo ng 1 kutsarang dishwashing liquid. At ispray natin to sa mga cabbage worm. Kapag patay na po ang peste, ay banlawan natin ito ng malinis na tubig upang maiwasan ang pagkasunog ng mga dahon. Sa pag-harvest naman po ng ating lettuce mga agulay, ay dapat ay early in the morning
kapag hindi pa po ito nasisikatan ng araw. Makakatulong po kasi ito para maiwasan ang pagiging mapait at para makasigurado po tayo na fresh ang ating mga harvest. Sa pag-harvest mga agulay, ay putulin lang po natin dito sa mismong puno. Dahil sa marami naman po itong naharvest kong lettuce mga agulay, ay isishare ko ito sa aking mga kamag-anak at kaibigan. Ang sarap po sa pakiramdam kapag nakakapag-share tayo ng mga naharvest nating gulay. Sana po ay may natutunan kayo sa pagtatanim ng lettuce. Huwag niyo po sanang kalimutan i-like ang aking video. Maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video mga agulay. Happy gardening!